Sa video na to guys ay ipaparinig ko po sa inyo yung sample ng DSP effects ng mixer na to. Kung makikita nyo dyan ay nakasetup na po yung condenser mic ko, RCA, which is ito yung nakadirect sa Canon M50, and itong headphone. So tatlo lang po guys yung nakakabit dito. At ito po pala yung ginawan ko na unboxing and review before. Pero ang pinakita ko lang po kasi doon is yung paano ko siya kinabit sa power bank. Tinest ko konti yung audio niya. At hindi ko po naparinig sa inyo yung sample ng DSP doon, which is yung reverb. So parang follow-up video lang po ito guys. Dahil meron din po nag-comment dun sa video ko na yon, gusto nilang malaman or marinig yung sample ng DSP, which is hindi ko nga nasabi doon sa unboxing and review ko noon. So may nagsabi din doon na kaya ko daw hindi pinarinig dahil hindi daw maganda yung quality. So ngayon, paparinig ko sa inyo guys at kayo na pong bahala humusga. So itong mixer na to guys ay pwede po siyang kabitan ng kahit anong condenser mic. Basta naka XLR po. Itong RCA na nakakonect, pwede po ito sa PC, sa audio recorder, or sa camera. Yan. So nagkabit ako ng headphone dito dahil itatry ko po ditong kumanta kahit konti para marinig nyo lang yung reverb, diba? So yon, so simulan na natin at kabit ko lang tong headphone para marinig ko rin. Hello, mic test. So, in-off ko muna yung aircon para talagang medyo tahimik tayo. Ayan. At nga pala guys, nakakonect na rin siya sa Bluetooth. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-Bluetooth mode po siya. At kinonect ko na siya para mabilis tayo, no? Kasi gusto ko lang maiksi tong video na to. So, ngayon, nasa 1 DSP po tayo guys. So, ito siya. Ayan yung yellow. Yan, naka-line po yan. Yan po yung effects. Naka-setup na sila dyan, nakatimpla na yan. So, ang gagawin ko na lang ay yung effects na lang yung lalaroin natin. So, hindi pa to todo guys ha. Yung adjust ko lang nito talagang sakto lang kasi ayoko masira dun sa yung masira yung audio niya sa camera na. Pating din sa akin malilimutan. So, adjust lang. Sa akin, ginagawa ko sa 7 ko siya. Yan. Para mas okay kasi dito yung reverb. Ayun ang bahala guys, mag-adjust dyan. From 1 to 16 po yan, kay bahala. So ito pala guys, meron tong controlling knob dito, etong yellow. Ayan, may kita nyo yan. So na-adjust po yan guys ha, parang nasa 1 o'clock pa lang ako. So pwede pa po yan, iikot nyo. So the more na aanihin nyo siya, i-adjust nyo siya. Ayan o, papansin nyo. Tingnan mo ha. Pag ginawa natin 7 o 6. Yan. Hello mic test 1 2. Hello mic test 1 2. Hello mic test. Nasa 3 o'clock siya. Yan. So ngayon binalik ko siya sa 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Pwede pa siyang 4 o'clock. At ayun, sa akin kasi hindi ko naman habol talaga yung sobrang quality. Basta sa akin lang ay meron siyang reverb. Na yun nga, makakapag-video okay ka na or pwede ka na makapag-record ng song cover, di ba? Na parang direct na siya. Hindi mo na kailangan i-edit pa siya dun sa Adobe Audition or Audacity, di ba? Para lagyan pa ng reverb. So, ito din kasi pwede nyo magamit pang live, di ba? Yung naka-live kayo, tas yun, mag-video okay kayo ng ganyan, basta hindi copyright. Pwede nyo na magamit, basta yun, timplahin nyo lang siya ng maayos dito, which is malaking tulong talaga yung DSP. Darating din sa akin, malilimutan kita. Subukan mong pilitin, baka nga di tayong dalawa. Ang lalamig na damdamin, kay tagal mo kasing nawala. Sa araw na umuwi ka. So sa mga nais po palang umorder nito, ilalagay ko yung link sa description. So malapit na po guys yung big sale ulit ni Lazada, which is ngayong June 6 to 8. Ayan, abangan nyo po guys. So mas maganda kung i-add to cart nyo na to para dun sa mga nagbabalak na bumili ng ganitong klaseng mixer. Dahil mabilis to maubos guys at parang nagtitrend siya ngayon. At marami din po talagang umorder nito. Sa susunod na video guys, ay papakita ko naman sa inyo na ikakabit ko tong V9 na sound card dito sa mixer. So dito na po manggagaling yung output papunta ng camera ko or sa PC. So ayan. So marami po kasing effects itong sound card at marami kayong pwedeng magawa dito kaysa dito sa mixer.
Ayan, so, yun nga. Pero meron kahit papano, meron naman tong effects, which is yung DSP. Ayan, so sa mga nakaabot pa sa part na to, ay maraming salamat sa inyo. At kita kasi na ulit tayo sa next video. And that's all. Paalam!